breaking barriers, achieving greater goals despite challenges. Ang ganda po na pag napili yung tema sa event na ito, no? At talagang kagila-gilalas, sabi nga. So, about ano tayo? Breaking barriers, achieving greater goals. Sa lahat naman tayo, mayroon tayong mga pangarap sa buhay, di ba? May naririnig tayong kasabihan. If you want to follow your dream, continue sleeping. Oh, kaya pala nakayo ko yung iba dyan, no? Siguro natutulog. Talagang gustong may follow your dream. So, in reality po mga kapatid, hindi po tayo po pwedeng matutulog lamang. Anyways, malinaw po ba yung boses ko? Malinaw po ba? Malinaw? Okay. In reality po mga kapatid, hindi po pwede tayong matutulog lang at pagkagising mo, na-achieve mo na yung pangarap mo. So, kapag meron kang pangarap, meron kang goal sa buhay, yung mga pagdadaanan na hindi natin ay mga asahan natin yung mga pagdadaanan natin yung o yung mga tinatawag na barriers na ating dapat lampasan. So kapag ikaw ay may goal, meron mga process sa buhay natin na kailangan natin pagdaanan. Okay, may mga ilang bagay tayo rito na matatalakay about the barriers that holds us. Yung mga barriers na nag-hold sa atin upang hindi tayo maka-step up. Kung isa naman nagpapabagal sa atin para maka-step up tayo. Ito po yung mga ilang bagay. Una, yung sarili natin. Self. Yourself, kapatid. Sabi nga kung pwede lamang umalis tayo sa katawan na ito para magawa natin yung gusto natin gawin, di ba? Isa yung gusto natin gawin, hindi natin magawa. Yung mga ayaw natin gawin, nagagawa natin. So, isa sa sarili natin, isa sa bagay na nag-hold sa atin upang hindi tayo maka-step up, yung sarili po natin. Una po dyan, yung attitude. Di ba? Kapag meron kang pangarap sa buhay, kailangan mo mag-adjust, kailangan mo yung attitude mo, kailangan mo durugin yung attitude mo. So, isa sa bagay na mag-hold sa atin yung attitude natin. Whether ito ay maganda kung ang attitude natin ay maganda, eh kung ito ay may pagka-alam na natin, di ba? So, isa sa bagay niya sa sarili natin, yun ay self-pity. Di ba sa Bible school, nabasan ko niya yung nagsiself-pity ako, bakit yung iba ang galing-galing, bakit ako hindi kaya gawin, kaya nila. Gusto ko magaling din ako. So, ang nangyayari mga kapatid, mapapansin natin yung ang nangyayari dyan, yung parang gusto mo rin magaling tayo. Pero tandaan nyo ito mga kapatid, sa gawain sa Panginoon, hindi naman kailangan na magaling tayo. Hindi naman kailangan yung sobrang dami mong nalalaban. Kapatid, pagdating sa gawain sa Panginoon, dapat po ang Panginoon ang laging bida. Hindi tayo. Dapat po ang Panginoon ang laging pinataas. Ano po pa yung mga dami mong nalalaman kung ang gusto naman natin, yung lagi natin itinataas yung sarili natin, hindi po nakakalugod sa Panginoon. Kung ang sa isang simbahan, o sa isang pagpupulong, kung ang laging bida ay ang Bible woman o ang pastor, ang laging bida ay si Bible student, hindi po yung nakakalugod sa Panginoon. Dapat po kung laging bida ay ang Panginoon. Okay, anyways, letter B, people around you. Kasi mga tao nag-hold sa atin, ma-reach natin yung dream natin, yung mga tao na sa paligid natin. May iba sa kanila na i-encourage ka na magpatuloy, iba sa atin, iba sa kanila, itataon ka. Iba sa kanila, iintindihin ka, iba sa kanila, still judge you. Iba mga tao na sa paligid natin. O sige, para makarelate po yung lahat, yung crush natin, di ba? Isa sa mga bagay na nag-hold sa atin na hindi tayo maka-step up. Maaaral kapag na nagkaroon ka ng crush, ma-motivate ka, o minsan naman, ma-discourage ka. So, yun yung mga bagay natin na kailangan harapin. So, ilan lamang to. Hindi ko po alam kung ano yung mga hinaharap natin mga problem sa buhay. Pero ito lang yung mga bagay. O minsan yung family natin, sarili natin yung family. Kung hindi sila against sa decision na meron tayo, sa goal na meron tayo, sa sitwasyon naman ng buhay nila, na gusto mo rin silang matulungan, di ba? Nandiyan ka sa Bible school, tapos nakikita mo yung kalagayan nila, nalulungkot ka, parang gusto mo tumigil, baka matulungan sila. Ang kaya po na nangyayari kay Nehemiah, di ba? Nalungkot siya dahil sa kalagayan ng kabag-anakan niya. So, ayan o, ang mga ilang bagay. Ang ilang bagay lang to, and ito is the circumstances. Ang circumstances sa buhay natin, yes, may problema na financial, okay, physical problem, emotional, spiritual, mental, kasali na yan. Napakadaming mga barriers na kailangan natin lampasan. At sabi niya, the more na nagmamature ka kapatid, the more na barriers yung kailangan mong pagdaanan. Okay?
To achieve your greater goal despite of many challenges, unang bagay po natin na dapat gawin. Ask God for strength and wisdom to deal with the obstacle. Una po yung makikita natin sa unang ginawa ni Nehemiah sa verse 4. Anong sanabi niya? Nung nabalitaan niya yung message sa kanya ng kanyang kapatid, sabi niya, I sat down and wept. Ang normal sa isang tao na pagka meron kang nakaramdaman sa puso mo, yung lungkot na nararamdaman mo, lalabas mo ito. Ano pang ginawa niya? Nag-ayaw na siya. Ibig sabihin, inihanda yung sarili niya sa pakikipag-usap sa Panginoon. So, isa na siyang maganda lesson sa atin yung mga kapatid sa buhay ni Nehemiah. Kapag makipag-usap tayo sa Panginoon, dapat maayos yung emotion natin, nakahanda yung sarili natin. Hindi yung barabara na lang tayo biglang tatawag sa Panginoon na yung puso mo nalilito, hindi mo alam kung anong sasabihin mo sa kanya. So, maganda po yung ihanda yung sarili mo. Ask God for the strength. Hindi naman natin kakayanin yung mga barriers sa buhay natin. No? Hindi. Kapangyarihan lamang po, power lamang po ng Panginoon kung bakit tayo makakapagpatuloy sa mga gawain natin, sa mga ministries natin, sa school natin sa buhay. Ang Panginoon lamang po ang makakapagbigay ng kalakasan sa atin. And wisdom to deal with the obstacle. Diba? Hindi mo kayang sarili niya, kapatid. Si Inahimaya ba? Lumapit agad sa best friend niya, lumapit agad sa brother niya. Hindi. Lumapit siya sa Panginoon upang humingi ng kalakasan at ng wisdom na anong gagawin niya to deal with that with that problem. Okay, number 2. Know that nothing is too hard for God. Alam natin na walang mahirap sa Panginoon. You believe that our God is all powerful, mga kapatid. Alam natin 'yan at ang Panginoon ay nananahan sa atin. So ibig sabihin kasama natin siya, pagkatiwalaan natin na walang imposible sa Panginoon. Minsan kasi sinusukat natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Sinusukat natin yung kayang gawin ng Panginoon sa pamamagitan ng kayang abutin ng isip natin. And are you getting my point? Na sinusukat natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa kung anong kayang isipin ng isip natin. So, hindi po ganun yun. Ang Panginoon ay makapangyarihan. Kaya niyang gawin yung mga bagay na kahit hindi mo kayang isipin. Yan po yung mga bagay. Pagkatiwalaan mo yung Panginoon sa kanyang kapangyarihan at pagkatiwalaan mo na lahat ng bagay kaya niyang gawin. Parang ma-deal mo yung problem, yung challenge sa buhay natin. Okay. Number 3. Recognize that God uses obstacles for His purpose. Ginagamit niya po yung obstacle like yung mga problema sa buhay natin para sa pangalan ng purpose for us to be mature, kapatid. Kailangan natin yung mga obstacle. Hindi naman pwede na matutulog na lang pag nagising mo, ay na-achieve ko yung kailangan kong, yung goal ko sa buhay. Ako kung yung goal mo ay matulog, ay talagang successful. Pero kung yung goal mo, kapatid, it takes years, o diba, may mga kailangan mong bilangin na taon, kailangan may mga araw, may mga oras, it takes time, talagang kailangan mong mag-sacrifice, kapatid. Pero tandaan natin, recognize that God uses obstacle for His purpose. Nagamit niya yung mga problema na yan para sa purpose niya. So, as to be mature, at kapag tayo ay nagmamature, kapatid, tandaan natin ito, the more na nagmamature tayo, the more na barriers, obstacle na meron kaharang sa daan natin. Kung gaano tataas yung level ng yung maturity, mas mataas pa yung barriers na kailangan mo lang pasan. So, isa yan sa purpose ng Panginoon na kailangan natin maging matatag. Pag naabot natin yung goal natin sa buhay, at least tayo matatag na at may another goal na naman tayong kailangan na maabot sa buhay. So yun lamang po yung mensahe ko sa mensahe ng Panginoon sa umaga na ito na sinabi ko sa bawat isa. Thank you and God bless po sa lahat. Sa inyo.